Tara guys, kain muna tayo bago mag-adventure. Dito na po tayo guys sa aking pupuntahan. Una-una guys, dito po ako bumibili ng mga full trade o yung mga basta yung mga pang ganselyo. Ito guys, yan sa likod ko. Yan po yung mga stock dito. Na wala naman ako ibang pinupuntahan pagka pupunta ko lang may papabili. Ayan, dito ko talaga pumupunta kasi ang ganda ng mga products nila. Tsaka muna ako brand ang ilang kanilang mga guys, for the next station po tayo maglabas dito. Doon po tayo pupunta sa mga pesto-pesto. Silipin din po natin kung anong kalagayan ng Bibisoria ngayon. Ayan. So, let's go. Punta tayo sa pangalawang station. So, dito na guys. Walk tayo. Mula dito sa Bibisoria Mall. Ayan. Pero sarado pa. So, dito po kasi sa area na to guys, dito ako dito nabibili yung mga gamit sa mga milk tea, ito lang mga cups yan, mga straw, mga pearl yan, dito yan nabibili yan, dito sa area na to ayan na yan, nakahilira dyan sa left side band niya. So, maglalakad lang po tayo, ito po yung papuntang Ilaya. So, samahan niyo ko guys sa window shopping dito sa Divisoria. Dumadami rin pang tao kasi ito malapit ng Pasko. So hindi mo na talaga mapigilan mga tao na pumunta dito sa Divisoria. So makikita po natin yan kung ano ang mukha ng Ilaya. Kasi dati talagang walang pero nung tinanggalan, pero binalikan yata ni Yorme. Pero binigyan po sila ng pwesto. So tingnan natin kung ano yung mga pinagkaiba. Ayan, dito na tayo guys, Ilaya na to. Mula dito hanggang doon sa dulo. Straight lang yan, isang straight lang to. Yan. Kaliwa kanan po yan. Yan may mga kanya-kanyang pwesto na pala sila. Ayan, ang bagong Maynila. So guys, tingnan niyo naman po. So dati kasi lang yan, mga luna, pero ngayon napaka-organized din. Ang bawat pwesto may kanya-kanyang mga panenda na binigay ni Yorme. So dito lang din naman nyo guys, mga 20 pesos, 100, napakamura nga talaga kaysa pupunta ka sa mall, kalahati ang presyo. Diba? Makikita nyo naman po kaya dinadarayo talaga yung Divisoria. Kasi una-una, maganda din naman ang nila, maganda yung mga paninda, mura pa, hindi mabigat sa bulsa. Ayan, napaka-affordable bilhin yung mga presyo nila dito. Ayan, ito yung mga mga RTW guys. Ayan. So, nakikita nyo naman po yan. Ayan. So, lalakarin lang po natin hanggang doon sa dulo yan. Ayan, sa may paglabas nyan, recto. Ayan, makikita naman po natin kung yung mga doon sa recto. Dito naman to yung ngayon sa kanan ko. Ayan, sa kaliwa mga short, mga ayan, halo-halo na rin guys, mga iba-ibang mga paninda. Ayan, may mga pambabae, panlalaki. Ayan.
Pero dito guys talaga maganda. Ayan. Pinagtanungan ko dito. Ayan. 150. Pero yung ano nito guys is ayan o, 100. Ayan. So may mga presyo din po sila dyan na 100, may 150. Ayan, 150 o. Ayan. So ang ganda kasi guys, ang kinagandahan dyan, yung mga ano nila dito ay galing sa ano, sa mall. Ayan. Alam nyo kung magkano yung presyo nyan? Tingnan nyo guys, pakita ko sa inyo. Ayan, ayan o. 349. Galing saan yan? SM City. Ayan. So yung mga siguro, yung mga hindi na naano sa mall, dinala dito, binargin. Ang ganda guys, ang ganda. Masarap mamili dito sa Divisoria. Ito yung ano, stall number 63. Ayan, dito sa Elias Street. Stall number 63. Ayan. Kaya, pagka pumunta kayo guys, ayan. Mura na to guys, mura na. Kaysa mag ano ka, ayan o, original na Prego. 3-4 na yan. So, ayan, mga ano talaga, fresh yung ano, ayan si Kuya, so masayaw pa sa loob o. Na lang guys, kalahati ang presyo talaga, kalahati. So yung 300 mo sa mall dito, yung 300 mo sa mall is isa lang, pero dito yung 300 mo dalawa na. Kasi 350 eh. O yung ano dito 150, di dalawa, may sobra ka pa 50. May pang ano ka pa, may pang cake jam ka pa diyan sa lab ano. O, diba? So, kung pumunta dito, number 63, stall number 63 guys. Ay, yung mga ano nila. Ayan. Ayan yung mga stock nila, yung mga bago yan. So, tingnan po natin yung ano, yung isang pra ano nila. Ayan. Ito yung type ko eh. Parang gusto ko mabilhin. Ayan. Frigo siya, Frigo. Ang ganda ng style. Ayan. Sa SM, 450 to eh. 300. 3-4 yan guys, 3-4 yan. Yan. O, oh, diba? Pinakita ni Kuya, o. Oh. So, yan. Susunod naman po tayo dito sa mga blanket. Yan, ang mga blanket naman, dalawa 150. So, ibig sabihin, 75 ang isa. Yan pa, o. Oh. Mayroon din, ano din po dyan, may magic pillow 100. Ayan, blanket 100. Bargain na. May mga pangangailangan kayo guys, punta na lang kayo dito sa Divisoria. Ayan. Pero medyo dumadami na rin yung tao kasi malapit ng Pasko. Alam nyo naman mga Pilipino, hindi natin maiwasan talaga. Hindi pupunta, pupunta at pupunta talaga sila dito sa Divisoria. So siguro ginawa ni Yorme yan, bawat pwesto nilagyan na lang sila ng ganyan kalaking ano, para hindi po masyadong crowded. Ayan. So dito na po tayo sa dulo. Abot yan dito guys, puro yung mga RTW, ayan o. Ayan. At saka mamura pa. Kung pupuntaan lang naman kayo sa mall, dito na kayo sa Divisoria pumunta. Napakamura yan o, 65. Ayan. Meron pa nga 50 dyan, ayan. May mga pambata o, mga pangregalo talaga. Ayan. Ayan, dito na tayo sa Rikto. Ayan, dito dati, tambakan ng mga gulay. Pero ngayon, wala ka na makitang gulay. Napakalawak, napakaluwag, at wala ka na makitang kwalat talaga. Napakalinis talaga ng Divisoria. So, tingnan nyo naman yung mga, ano, diba? Wala ka na makitang mga nagtitinda sa gilid-gilid. Kasi doon na nila nilagay sa gilid. Kapagod, malayo, malayo talaga lalakarin mula doon sa Ilaya hanggang dito. Nilakad ko lang guys kasi hindi naman pwede doon mag-parking. So dito po ako nakapag-parking pa. So ang layo, sakit sa paa. Pero konting test lang talaga guys kung gusto mo talaga pumunta sa Divisoria. So magbaon talaga kayo ng mahabang pasensya.
So dito na po guys, ayan, tatawagin to po dito sa ano, ditong area na to dati hindi rin to umuusad ng mga sasakyan. So tatawid lang po ako. Ayan. Wait lang. Ayan guys, ayan, dati hindi to malinis, tingnan niyo po ang fountain. Ayan. Diba dati wala yan eh, hindi gumagana, pero ngayon gumagana siya. At ang ganda na, malinis pa. Ayan. Dito in ano yan, tinatambayan ng mga hamog yan dati, pero ngayon wala na, wala nang makitang hamog dito. So lalakad po tayo papunta sa ano pa, sa parking. Medyo malapit na, malapit na. Ayan, tingnan mo yung mga dinadaan na dati, kulay ano yan, kulay putik, pero ngayon breaks na breaks yung mukha, nakabumalik sa dating mukha ng dinadaanan. Dito umiikot yung mga sasakyan eh. Ayan pa yung mga logo nila, 2020. So, ano yan, nung Chinese New Year pa yan, hindi nila nakuha yan. So, dito pa ako sa gilid kasi ng ano eh, malapit pa sa, ano, sa simbahan ng Binondo. Ayan ang Binondo Church. Ayan. So, tatawid pa tayo dyan para makapunta tayo doon sa ano, sa pinaparkingan. Wala din tayo kasi ano, kasi kung doon naman masyadong masikip, pupunta ka pa sa 968, masyado pang ma-traffic. Ayan. So ayan po yung aking konting ano, konting kimbot na lang at makakarating din po tayo. So ito po dati ginagawang barangay ito eh. May barangay outpost dito yan, yung may statue ano, yung statue ni Roman Ongpin. Yan, hindi mo yan dati makita eh. Kasi ginawang ano, ginawang barangay outpost dati. Yan. Ito po yung nakita niyo po na minaso ni ano ni Yorme, yung barangay outpost dito. O ngayon po guys, so makikitang-kita mo na yung statue ni ano, statue ni Roman Ongpin. Ayan. Oh, this is it, Pansit. Malapit na. Sa wakas, nakakarating din dito sa parking. Ayan. Sa gilid lang yan guys, ang ano, dyan ako nag-park. Sa tabi lang yan, sa gilid lang, sa kabila. Ayan, ayan. Okay, konting kimbot na lang po tayo. At nakakaano na. Ayan o, dito ako nagparking. Ayan. So, sige guys. Sana po, ano, nag-enjoy din po kayo sa panonood ng aking video. Pero, ano, huwag po kalimutan guys ha. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayo updated po sa aking next video. Thank you so much guys, and God bless in you lahat. So, see you for the next journey guys. God bless, God bless. See you, see you, see you. Bye-bye.